Kailan ba dapat magsimula ng negosyo? Habang bata pa? O matanda na? Kung sa inyong palagay, kailan kaya dapat magsimula ng negosyo? Habang bata ka pa o matanda ka na, comment down below na. Salamat! Gamer po, nasa inyo pa din po ang desisyon kung kailan po tayo magsimula ng ating negosyo. Ito ay opinion ko lang po. Maraming salamat! Sa video na po na ito, alamin natin kung ano ang mas magandang simulan magnegosyo. Bata ba o matanda? Halika, alamin natin. Batang nagsimula ng negosyo, mas malakas. Kung mag-fail siya sa kanyang business ay pwede pa siyang bumangon ulit dahil bata pa naman. Mas mahabang panahon niyang maranasan ang tagumpay. At talagang may enjoy niya ang kanyang pagpinaghirapan. Sabihin natin, nagnegosyo ng 25 years old, after 5 years, nag-failed ka. 30 years old ka na nag-failed, pwede pa bang magnegosyo? Yes! Balikta rin natin ang sitwasyon. 25 years old, nagnegosyo ka, naging matagumpay ka, 5 years mo nang pagninegosyo, tanong, may enjoy mo pa ba kaya? Ang sakripisyo mo ng 5 taon na dapat sa panahon na yun ay easy-easy lang kasi bata ka pa naman. Nagsimula ng negosyo, medyo mahina na kaysa sa bata. Kung mag-fail ka sa business mo, mahirap na makabangon dahil matanda na at makahirap na din dahil may karamdaman na. Konting panahon na lang na may enjoy ang tagumpay. Sabihin natin, nagsimula kang magnegosyo, 16 years old, nag-fail ka, pwede pa bang makabangon? Yes naman, 65 years old pa naman, kaso hirap ka kasi medyo matanda na. After 5 years naging matagumpay ka sa business, 65 years old ka na, ma-enjoy mo pa kaya? Karamihan sa mga tao ngayon, ang mindset natin ay saka na lang ako magninegosyo pag nag-retire na ako. Time is not refundable. Time is gold. Kaya simulan mo ng magnegosyo ngayon habang bata ka pa para pag dumating ang time na maabot mo na ang mga big dreams, mas magkaroon ka ng ultimate freedom. Trabaho malupit lang ang kailangan at attitude. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-like and share mo na to kaibigan. And subscribe this channel. Thank you and God bless all.